Ano na naman binili mo? So yun, good morning sa inyo mga kamister. So ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog kasi ano, ECQ nga, ECQ last week, tapos ngayon MECQ na. Wala tayo masyadong rides na vlog ngayon. Pero yan, dito tayo sa bahay. Tapos kalikot-kalikot lang ng mga bike natin mga kamister. Pala yung si Evie, yung retro MTB natin, natutunan natin magtono. Walang magawa eh. Pero ngayon, dito muna tayo kay Kita sa semi-fat bike natin. Yan yung condition niya ngayon, malinis na malinis pa rin. Durable na durable pa rin yung nilagay natin na bar tape. Tsaka itong short na grips na nilagay natin mga kamister. So yun mga kamister, no? Yung sa tagal natin ginagamit to, yung haba nito di ko pa napapaputulan. Sa experience natin sa pag-ride, parang hindi ko na siya kailangan putulan. No? Medyo comfortable naman ako pag ginagamit natin siya. So yun yung gagawin natin ngayon mga kamister, no? Mag-improvise tayo ng long grips para dito. Ayoko kasi nung rubber na long grips eh. Pagka hindi kasi ako sanay mag-gloves pag nag-ride. So mag-improvise na lang ako mga kamister. Yung nakabili lang tayo sa Shopee ng grips na pang butterfly handlebar. Tapos puputulan na lang natin yun para masakto tong haba nitong handlebar. Tapos yung bar end caps mga kamister, may nabili rin tayo sa Shopee nun. Ini-screw yung bar end caps. So ayan, tara samahan niyo ako mag-improvise. So yun mga kamister, bali yung first step na gagawin natin. Susukatan natin yung haba ng gusto natin ng handlebar grip. So kumuha tayo ng metro, tapos sukatin lang natin. No? So bali gusto ko nang isagad dito yung handlebar grips ko para konti na lang yung kita ng stainless. So yun, sukatin natin. Yun, bali 21 cm mga kamister. Hanggang dito sa dulo ng stainless handlebar grips. So yun, tara, putulin na natin yung nabili natin na mahabang grips mga kamister. So yun mga kamister, no? Ito yung nabili natin sa Shopee, yung pang butterfly handlebar na grips. Kung makikita nyo sa mga nakabattle butterfly handlebar, ito yung gamit nila para makover yung buong handlebar ng butterfly. So dalawa yun, pag bumili ka sa Shopee, pares na yun. Itong mga crease pala nakikita nyo mga kamister, kasalanan ko ito eh, kasi hindi ko na sila binuksan dun sa plastic nila. Yan, binuksan ko, nakaganito sila pala, nakaganyan sa siya sa plastic, kaya nagkaroon sila ng ganito overtime sa sobrang tagal nilang nakaganyan. So yun, check na lang natin, baka mamaya mag-straight naman ito kapag nalapat na dun sa handlebar. So pares yun mga kamister kapag bumili kayo sa Shopee. Tapos next, ito yung sinasabi ko kanina, yung mga re-screw ng mga bar end caps para mas maganda. Yun pala, no, yung itong idea pala na to, nakuha natin kay ano, yung sa isang kabadyak natin sa Facebook, lalagay ko sa screen. So yun sir, shoutout sa inyo, thank you sa idea. So yun mga kamister, upisahan natin yung pag-cut nitong rubber long grips. So yung kanina, 21 cm yun nakuha natin eh. Bali, yan lang siya mga kamister. Make sure lang natin na straight tong rubber insulation bago tayo magsukat tsaka magcut. So yun pala, nung haba pala nito, baka isang gato lang yung gamitin na para dun sa maloko bar natin mga kamister. So yun, cut na tayo. So yun mga kamister, ito na yung isang peraso ng handlebar grips na ilalagay natin dun, no? Kaya ayoko nung rubber na long grips na nabibili sa Shopee kasi pag yun yung gamit ko, nakakapaltos ako sa kamay. So yun, napili ko na material. Tsaka yung mas gusto ko yung ganito, yung medyo foamy yung finish niya mga kamister. Ayun, medyo foamy ito eh, hindi siya rubber talaga. So yun, tara. Balik na tayo sa pag-cut nitong isa pang piece ng handlebar grips mga kamister. So yun mga kamister, tapos na tayo sa pag-cut nitong ano natin, handlebar grips para dun sa maloko bar. So yun, try na natin siya ikabit dun sa handlebar natin mismo. Bali, ito na, install na natin yung long grips, pero bago yun, tanggalin muna natin itong nakalagay na grips natin mga kamister. Bali, yung technique ko dyan ito, itong alcohol, tsaka itong mahabang sip time mga kamister.
Bali, ginawa ko na rin to dati nung naglagay tayo nito, mga kamister. So yun, lalagyan lang natin ng alcohol. Dito sa kabila. Tapos masahihin lang natin, mga kamister, para umabot yung alcohol dun sa loob na part para mas madaling hugutin itong grips. So ayun, mga mister, pasok mo natin itong zip tie. Tapos pag ba medyo ayaw pumasok, ilagyan pa natin yung alcohol. Hirap lang galing ito. So ayun, mga mister, lumambot na siya. Ayun, iikot-ikot na siya. Pwede na natin hugutin nung nakalagay itong mahabang zip tie. Mas madali na ito siyang hugutin. Ayos ba? Yun na siya, tanggal na. Ayos. And next side naman. So ayun, mga mister, matatanggal na rin natin itong grips ng kabilang side. Try naman natin na ikabit yung ano, mga kamister, yung nakat natin na wrong grip. Sana mag-success. Bali yung process niya, maligyan natin ang alcohol sa loob para mas madaling dumulas. Nag-evaporate naman yung alcohol, kaya huwag kayong mag-alala. Tapos pasok natin itong zip tie sa loob, mga kamister. Pasok na. Yun, mukhang nag-flat yung crease eh. Yun, pasok na, mga kamister. Ganda tingnan ah. Ngayon, ubutin lang natin itong sita. Yun, nabubot ka na, bilis lang. Tapos pasok lang natin na maigi. Ganda na. Ganda na, mga kamister, oh. Ano yung tsura niya, oh. Wala nang naka-expose na dito, stainless. Saka ang ganda pa ng feel, parehas na parehas ng dati. Foamy, tas malambot. Yun, mga kamister, malapit na rin natin malagay itong kabilang side. Malagay na natin yung zip tie. Mister, nalagay na natin. Swabing-swabi, oh. Ayos. Medyo madulas pa siya ngayon kasi hindi pa nag-evaporate yung alcohol. Pero pag tumagal, mawawala na rin yan. Yan siya, stig. Nalagay na natin yung bar and caps dito. Yun, mga mister, ito na yung nalagay natin yung bar and caps. Ayun, no? Nakikita nyo. Try na natin siya dito. Ikutin lang natin yung screw para mag-lock sa loob. Yun, mga mister, nasikipan na natin itong bar and cups. Ganda niya tingnan, no? Lagi ako sa picture sa scene para mas makita nyo ng detalyado. Yung lagay na natin yung kabilang side. Kaya yun, nakitang-kita nyo, ang ganda na yun. Hindi na masyadong kita ang stainless dito. Ito na lang. Tsaka dun. So okay lang yun, pogi pa din naman. Macho-macho pa rin itong bike natin na, na si Quinta. Yan, mga kamister, nalagay na rin natin yung kabilang side. Linis niya tingnan, no? So yun, montage natin ito, mga kamister. So yun, mga mister,
Mister, tapos na tayo mag-improvise ng long grips para dito kay Kintay, nakamoloko bar natin na handlebar. Linis na niya tingnan, wala nang nakalabas na chain stainless handlebar dito. So ayun mga ka-mister, gusto ko pala ulit i-shoutout si Sir Hayate. Pinapagbilan natin itong maloko bar natin. Tapos shoutout ko na rin ulit yung nakuha na natin ng idea nitong improvised na long grips, si Sir Nico Jan D. Uduhan. So ayun sir, shoutout sa inyo. Tapos shoutout ko na rin si Bicycling. Next time, palinis ako nitong bike ko, pabikes pa. So shoutout ko na rin si Bayaw, nandiyan sa Canada, si Marlo Ross, mga ka-mister. Sa kanya ko nakuha yung technique nung ano, pagpapalit nitong handlebar. Ay, nung pagpapalit nitong handlebar grips, yung method ng zip tie tsaka alcohol. So ayun, Bayaw, ingat ka dyan lagi, kayong dalawa ni Kuya Wilmark. So ayun mga ka-mister, no? Ingat pala kayo kasi mataas yung cases ng COVID natin ngayon eh. Hindi nga tayo makapag-ride eh, hindi ako pinapayagan ni Mrs. Paraming salamat pala sa lahat ng subscribers natin. Malapit tayo mag 1,000 mga ka-mister. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na. Tapos palike na rin yung video. Lagi niyong tatandaan. Happy wife, happy ride. Ingat! Yun, doon na siya mga ka-mister. Ayun o, napalitan na natin. Ayun o, test ride tayo. Umunat naman yung mga faces niya mga ka-mister. Ayun o, wala na siyang face. Yun, ayos, ganda.